Ilang buwan nang nagtatrabaho si Jacob sa isang ospital dito sa Maynila. Isa siyang pediatrician, doktor ng mga bata. Mahilig talaga siya sa mga bata kaya iyon ang pinili niyang profesyon. May kumatok sa pinto ng office ni Catherine at iniluwa na iyon si Xander. Hi, Han! Masayang bati nito. Tumayo ako at sinalubong siya. Hinapit niya ako sa bewang at hinalikan ako sa labi. I miss you so much, Han. Bulong niya sa akin. I didn't miss you. Sanay naman ako na lagi kang wala. Matamlay kong sabi sa kanya. Ngumiti siya sa akin. Guwapo din si Xander. Napakadaming babae ang galit na galit sa akin dahil sa ako ang girlfriend niya. Nagtampo na naman ang love ko. By the way, I bought flowers for you. Sabay abot niya ng bulaklak sa akin. Ano to? Suhol? Tila nagtatampo kong tanong sa kanya. Hey, I always give you flowers. Huwag ka nang magtampo. Where do you want to go after? Malambing niyang tanong sa akin. Tumingin ako sa kanya. Why can't I love this man? He loved me with all his heart. He cared for me. He will do anything just to make me smile. Why I can't teach my heart to love him? And what's that stare, huh? Tanong ni Xander sa akin. Why you chose me between other girls, Xander? Why me? Seryoso kong tanong sa kanya. Napakunot ang noo niya. Hinawakan niya ang baba ko at seryosong tumingin sa akin. Iniwas ko naman ang tingin ko sa kanya. Never mind. Sabi ko na lang sabay talikod. Naramdaman ko siyang yumakap mula sa likuran ko. I chose you among them because you're the one who captured my heart. The first time I laid my eyes on you, I know that you're the one destined to be mine. Bulong niya sa tenga ko. Hinayaan ko siyang yakapin niya ako. Nagigilty ako dahil hindi ko siya magawang mahalin. I know that until now, you don't truly love me, Catherine. Patuloy niyang sabi sa akin. Huminga ako ng malalim. I will wait until you learn to love me back, even it takes a lifetime. Humarap ako sa kanya. Nagtama ang mga mata namin. I will not stop trying, Xander. Sabi ko sa kanya. I love you, my love. Sabi niya sabay halik niya sa akin, tsaka niya ako niyakap. I wish someday I can answer you back. Sana, hon. Can we just go to your condo na lang? I miss your chicken calderete. Nakangiti na saad niya sa akin. Okay, I will just finish signing those papers. Sabay turo ko sa mga folders sa ibabaw ng table ko. Take your time, I will just wait you here. Masigla niyang sabi. Tumango ako. Umupo na siya sa isang couch doon. Dumiretso naman ako sa table ko at tinapos ko na mga dapat kong tapusin. Pag-uwi sa condo, nag-start na akong magluto. Nasa kitchen din si Xander, pinapanood akong magluto. How's your work? Tanong ko sa kanya. I'm fine, malapit nang matapos. Sabi niya na nakatutok ang tingin sa niluluto ko. I'm done, sabi ko sa kanya. Maupo na kayo at ako na magdadala nito sa hapagkainan, sabi ni Yaya Saling. Naupo na nga kami at hinintay si Yaya. Maganang kumain si Xander. Nang matapos kumain ay nagpa siya kaming magkape sa sala. Narinig kong tumunog ang doorbell. Si Yaya ang nagbukas at nagpapasok kung sino man ang bisita. Hi, Catherine! Masiglang bati ni Jacob. Sa gulat ko ay natabig ko ang kape at tumapon sa sahig. Dahilan ng pagkabasag ng tasa. Han, don't move! Sabi ni Xander. Naramdaman ko na lang na binuhat ako ni Xander at lumipat kami malapit sa may pinto. Put me down, Xander! Ibinaba niya ako pero ang mata niya ay nakatingin kay Jacob. Xander, he's Jacob, my best friend. Jacob, si Xander, boyfriend ko. Ngumiti si Xander at naglahad ng palad niya kay Jacob. I'm Architect Xander Atienza. Tinanggap naman ni Jacob ang kamay ng nobyo ko. Dr. Jacob Zamora. Ikaw pala yung long-lost best friend ni Catherine. Matagal ka na niyang gustong ipakilala sa akin, pero lagi ka kasing out of town. Wika pa ni Xander. Maupo tayo, sabi ko sa kanilang dalawa. Han, I need to go. May mga tatapusin pa akong blueprints eh. I want to see with you all night, but I know you will not agree. Sabay kindat niya sa akin. Xander? Napahiya kong sabi. Ngumiti siya. I'm just joking. Thank you for cooking my favorite. Niyakap niya ako pagkatapos ay hinalikan ako sa labi. Alis na ako. Tumingin ulit siya kay Jacob. Nice meeting you, Doc. Tinapik niya sa balikat si Jacob saka umalis. Ilang sandali pa ay tumingin ako kay Jacob. Lalong sumingkit ang mga mata niya. At nakita kong nakakuyom ang mga kamay niya. Kumain ka na ba? Tanong ko sa kanya. Tapos na. So siya pala ang nobyo mo. Oo,
Ikaw, kailan ko makikilala ang girlfriend mo? Baliktanong ko sa kanya. I don't know, she's busy. Dumiretso siya sa sofa at naupo. How's your day? Tanong ko sa kanya. Stressful, sabi niya. I will make a coffee for you. Wika ko saka ko dumiretso sa kusina para ipagtimpla siya ng kape. Pagbalik ko sa sala, nakita ko siyang nakapikit at mukhang nakatulog na. Bumuntong hininga ko bago ako lumapit sa kanya. Jacob? Bahagya kong tinapik ang pisngi ng binata. Bakit? Sagot niya habang nakapikit. You can sleep in the guest room. Nagmulat siya ng mata. Can I hug my best friend? Hinging permiso niya. Tumingin lang ako sa kanya. Nakatayo sa harapan niya. Inabot niya ang kamay ko at marahan niya akong hinila papunta sa kanya. Idinantay niya ang ulo ko sa balikat niya. Nanunuot sa ilong ko ang amoy ng pabangong gamit niya. I feel okay now, sabi niya. Take a rest in the guest room. Tumayo na ako. Xander is a good man. In just one look, I know it. He deserved to be loved and cared by the woman he truly loved. Sabi ni Jacob sa akin. Tumayo na siya at hinalikan ako sa noo. And I know you can give that to him. It's difficult to say but you're lucky to have him. Naramdaman ko ang pait sa mga katagang binigkas ng binata. Tinungo niya na ang pinto palabas ng kondo ko. Akala ko ba dito ka matutulog? Habol ko sa kanya. I need to go home. Sagot niya na hindi humaharap sa akin. But you're too much tired. You can't drive. Baka mapano ka pa sa daan. Nakatitig lang siya sa akin. Naiilang ako sa paraan ng pagtitig niya. Jacob, don't stare at me like that. Please don't go. Just take a rest here. Fine. Hapon niyang sabi sa akin. Kinabig niya ako at niyakap ng mahigpit. Jacob, mukha namang mawawala ako sa yakap mo eh. Protesta ko sa kanya. Binitawan niya ako sa kanya kung ngimitian. Ngumuso naman ako sa kanya. Ang haba na naman ng uso mo. Sige na, matulog ka na. Matutulog na rin ako sa guest room. Biro niya sa akin. Para ka kasing panahon, pabago-bago. Good night na. Tumingkayad ako at hinalikan siya sa pisngi. Nasa isang Japanese restaurant kami ni Grace. Inaya ko siyang mamasyal para malibang. Namomroblema na kasi ang mommy niya dahil madalas itong maglasing. Ganito ba talaga kasakit ma-broken hearted? Grace, kumain ka na. Ang konti naman ang kinain mo. Puna ko sa kanya. I'm full. Matamlay niyang sabi sa akin. Tiningnan ko siya ng mabuti. Nangingitim na ang ilalim ng kanyang mga mata. Wala nang glow ang mukha niya. Ang pangit mo na Grace. Diretso kong sabi sa kanya. Once na ikaw naman ang ma-broken hearted, yan din ang sasabihin ko sa'yo. Napatawa ko sa sinabi niya. I will never gonna be like you. Just in case maranasan ko man yan, hindi ko papapangitin ang sarili ko. Well, let's see. Piko niyang sabi sa akin. You know what, Grace? Lalo ka lang tatawanan ng babae ni Vong. Look at yourself. You look like a mess. Diretso kong sabi sa kanya. Napatingin siya sa akin at namumuo na naman ang mga luha sa mga mata niya. Help me to forget him, Catherine. Umiiyak niyang sabi sa akin. You're the only one who can help yourself. Just bring back the old you. Ipamukha mo sa ex mo na hindi siya kawalan. Seryoso kong sabi sa kanya. Tumango lang siya saka tumingin sa akin. What? Tanong ko sa kanya. Saan ako kukuha ng ipapalit kay Vong? Tanong niya. Just wait. Tsaka mag-ayos ka muna, no? Sinong magkakagusto sa ganyang itsura? Para kang binagsakan ng langit at lupa. Sabi ko sabay tawa. Nakakainis ka naman eh. Reklamo niya na tinawanan ko lang. Pagkatapos kong ihatid si Grace sa kanila, naisipan kong dumaan sa ospital kung saan nagtatrabaho si Jacob. Manong, saan po dito ang doctor's lounge? Tanong ko sa gwardya. Ay, dyan po sa bandang kaliwa, ma'am. Sino po bang doktor ang hinahanap nyo? Si Dr. Jacob Zamora po. Wika ko. Ay, si Dr. Pogi pala. Ayun siya, ma'am, oh. Itinuro ng gwardya si Jacob. Thank you, Manong. Sabay paalam ko sa guard bago pinuntahan ng binata. Bagay na bagay kay Jacob ang doctor's uniform niya. Nasa may nurse station siya. Jacob? Tawag ko sa binata. Lumingon siya sa akin. Catherine, anong ginagawa mo rito? Tiningnan niya ang suot ko. Nakasuot ako ng beige off-shoulder dress na abot hanggang tuhod ko ang haba and beige high-heel shoes. Namasyal kami ni Grace. Pagkahatid ko sa kanya, naisipan kong dumaan dito. Sabi ko. Nilapitan niya ako at hinalikan sa noo. Akala ko kung napaano ka na.
Nakita kong nagbubulungan ng mga nurse. The nurses are looking at us. Don't be too much clingy to your BFF, Doc. Biro ko sa kanya. Natawa naman ang binata. Sa kanya nilingon ng mga nurse. Iginiya niya ako palapit sa mga yon. Hey guys, I want all of you to meet this lady. She's Catherine, my best friend. Pagpapakilala ni Jacob sa akin sa mga nurse. Nice meeting you, Miss Catherine. Bati nila sa akin. Mas maganda ka pala sa personal, ma'am, kaysa sa picture mo sa mga magazines. Sabi ng isang nurse. You know her? Tanong ni Jacob sa kanila. Eh, Doc, sino bang hindi makakakilala kay Miss Catherine Dominguez, ang nag-iisang tagapagmana ng mga Dominguez and soon-to-be wife ni Architect Xander Achenza? Madalas kang napifeature sa mga magazines, Miss Catherine. Sabi pa ng isang nurse. Kailan ang kasal niyo ni Xander, Miss Catherine? Tanong ulit ng isang nurse. Tama na yan, naging reporter na kayo. Hala, balik sa trabaho. Seryoso naman ang saad ni Jacob. Bago ako hinila palayo sa mga nurse, dinala ako ni Jacob sa isang kwarto. Sarili pala niyang clinic yon sa ospital. Jacob, yung girlfriend mo ba dito rin nag-work? Tanong ko sa kanya. Yes, pero pang night shift siya. Sagot niya. Bakit hindi mo siya isama minsan sa kondo ko? Or kumain tayo sa labas kasama siya para naman ma-meet ko? Sabi ko sa kanya. She's busy. She don't have time for that. Kumain ka na? Kanina? Mag-out ka na ba? Yes, may binili lang ako sa mga nurse kanina kaya nandun ako. Mabuti na lang at naabutan mo pa ako. Sabi pa ng binata habang inaayos ang mga gamit niya. Kain tayo sa seafood restaurant. Aya ko sa kanya. Sure, pero dadaan muna tayo sa condo ko. I want to change first. Okay, let's go. Sabi ni Jacob sabay hila sa kamay ko. Iginala ko ang mata ko sa kabuuan ng condo. Ilang babae nang nadala mo dito? Tanong ko kay Jacob. Ikaw pa lang, sabi niya. Nilungon ko siya. You're kidding me. Si Mommy nagpunta dito, tapos ikaw, sabi niya sa akin. Eh yung girlfriend mo? Tanong ko sa kanya. I never bring her here. She doesn't know this condo. Kinamami ko lang siya sinasama. Inismiran ko si Jacob. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Pumasok siya sa isang kwarto. Yun siguro ang kwarto niya. Umupo ako sa sofa at binuksan ang television. Halos 20 minutos akong nakaupo bago siya lumabas. Nakasuot siya ng cotton white long sleeve at maong pants. Lika na! Ayaw niya sa akin. Ini-off ko na ang TV saka tumayo. Wow, ang pogi naman ng best friend ko! Sabi ko sa kanya. Siyempre, eh ang ganda ng kasama ko eh. Nakangiti niyang sabi. Asus, nambola pa! Halika na nga! Natatawa kong sabi sa kanya. Iiling-iling naman siyang sumunod sa akin. Pagkatapos namin kumain sa isang restaurant, namasyal kami sa may B-Walk. Nakaupo kami sa isang bench doon. Sa tagal ko nang nakabalik dito sa Pinas, ngayon lang tayo nakalabas ng tayo lang. Sabi niya sabay lingon sa akin. Because we're both busy, hindi na gaya nung bata pa tayo na pwede tayong mamasyal lagi sa park. Sagot ko. Pwede naman siguro natin gawin to madalas, after work, di ba? Tanong niya. Hindi magandang makita tayo na laging magkasama, Jacob. I have my boyfriend and you have your girlfriend. Malungkot kong sabi sa kanya. Tumingin siya sa akin ng may panghihinayang. And stop being so clingy to me in front of so many people. Hindi magandang tignan. Dagdag ko pa. Napailing siya. Even that? Nakasanayan ko na yun eh. Tutol niya sa sinabi ko. It's not good in other people's eyes. I'm just your best friend. Do that with your girl. Napahilamo siya sa mukha niya saka tumingin sa akin. Break with your boyfriend and be with me. Seryoso na sabi niya na kinagulat ko. Hinampas ko siya sa braso. Nagbibiro ka ba? Hindi magandang biro yan? Tumingin siya ng seryoso sa akin. Ibinaling ko sa dagat ang paningin ko dahil hindi ko matagalan ang titig niya. Narinig ko siyang tumatawa kaya napalingon ako. What? Singhal ko sa kanya. You're blushing. Hindi no? Depensa ko naman. Lalo siyang humagalpak ng tawa. Jacob, I hate you! Singhal ko sa kanya. Kinabig niya ako at niyakap sa bewang ko. Hayaan mo munang makabawi ako sa 10 taon na wala ako. I really miss you, Catherine. Sabi ni Jacob, saka niya ako hinalikan sa ulo. Hindi ako kumibo. Natatakot ako na malaman niya na kaya gusto kong umiwas sa kanya dahil higit pa sa pagkakaibigan ang nararamdaman ko para sa kanya. It's my parents' anniversary. Imbis na magpa-party sila,
napagkasunduan nilang magpunta na lang sa rest house namin sa Batangas. Kasama ang family ni Jacob at pamilya ni Xander. Isinama ko na rin si Grace para may pakilala ni Xander ang pinsa niya sa kanya. Kagabi pa kami dumating, pero si Jacob ay nahuli pa dahil may aasikasuhin pa daw. Naglalakad kami ni Daddy sa dalampasigan habang magbubukang liwayway. Dad, bakit hindi niyo ako binigyan ng kapatid? Tanong ko kay Daddy. Tumingin si Daddy sa akin. Your mom had a hard time bearing a child. Pang-apat ka na nga eh. You mean, 3 times na wala ang baby ni mommy? Yeah, at nung ikaw naman ang nasa sinapupunan niya, madalas siyang manghina. The doctor told us you have a low chance to survive. Kaya nangako ako na gagawin ko ang lahat mabuhay ka lamang anak. At salamat sa itaas dahil dininig niya ang panalangin ko. Ilang sandali pa kaming naglakad-lakad nang tumigil si Daddy. Kailan mo balak pakasalan si Xander? Biglang tanong niya sa akin. You want me to get married now, ha, Daddy? If you're ready, why not? I just want to see my grandchildren from my one and only princess. Lambing niya sa akin. At the right time, Dad, sabi ko. Nagkibit-balikat na lang si Daddy. Basta kung saan ka masaya, nakasuporta lang kami ng mommy mo, anak. Ilang sandali pa ay nagulat na lamang ako nang bigla akong binuhat ng aking ama. Saka siya tumakbo papuntang dagat. Naramdaman ko na lang na ibinaba niya ako sa tubig. Daddy, I don't know how to swim! Sigaw ko sa aking ama. Natatawa naman siyang lumayo sa akin nang mapansin niya si Xander na papalapit sa amin. Tinapik pa sa balikat ni Dad si Xander bago naglakad palayo sa amin. Xander, hold me! I don't know how to swim! Sabi ko kay Xander. What? Takang tanong niya sa akin. Umalon ulit kaya napayakap ako sa kanya. Narinig ko na lang na bigla siyang humalakhak. Stop laughing! Sigaw ko sa kanya. Okay, sorry hon. Sabi niya sa kanya ako binuhat. Ibinaba niya ako sa buhangin. Nakita ko si Grace na palapit na rin sa amin. Wow, ang sweet niyo ha? Tudyo niya sa akin. Napansin ko rin ang pinsa ni Xander na lumapit din sa amin. Hi Nathan, mabuti naman nakasama ka kay Xander. Bati ko kay Nathan. Napilit lang ako ng nobyo mo, dinamahan pa ako. Nakangiti na sabi ni Nathan. By the way Nathan, this is Grace, my best friend. Grace si Nathan, pinsa ni Xander. Pagpapakilala ko sa dalawa. Inilahad ni Nathan ang kamay kay Grace at tinanggap naman yun ang best friend ko. Nice meeting you, Grace. Nice meeting you too, sagot naman ni Grace. Napansin naman ni Xander na hindi pa binibitawan ng pinsa niya ang kamay ni Grace, kaya dumaan siya sa pagitan ng mga ito at hila-hila pa ako. Ang init! Tara dun sa cottage! Sabi niya. Natawa ko sa ginawa ng binata. I think they will click, sabi niya habang naglalakad kami. Yeah! I believe in love at first sight, sabi ko. Huminto kami sa cottage, nandoon ang parents ko. Napadako ang tingin ko kay Jacob. Nakatingin ito sa kamay ko na hawak pa rin ni Xander. Kita ko ang biglang pagdilim ng anyo niya na tila galit ng mga sandaling iyon. Nagsiselos na nga ba si Jacob kay Xander? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.